Hi. Hi. Cut. Hi, welcome back to my channel. Mabuhay kayo. Ako po ang inyong Tatay Onel para sa isa na namang episode na may kinalaman sa sining at buhay. So, tara na! Ngayon, isi-share ko naman sa inyo on how I color my drawings on Photoshop. Welcome back again sa ating channel dito sa Cartoonels. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong magbigay ng pasasalamat unang-una sa ating Diyos. Proud Manileño, kaya po dito po sa amin, God first. Yan. Kaya sobrang salamat sa Diyos at tayo ay malusog, and I hope kayo din malusog ang pangangatawan ngayon 2021. Gusto ko lang din i-extend yung pasasalamat ko, pangalawa, sa aking mga pamilya, no? Sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mga anak, ayan, bilang mga inspirasyon ko. And sa mga extended family ko din po, maraming salamat sa aking mga kamag-anak, mga pinsan, mga tito-tita na nag-subscribe at nanood dito sa aking channel. Kaibigan ko, ayan, mga kaibigan namin, both dito sa local and abroad. Kaya naman, ganun din yung aking pasasalamat sa mga dati kong mga nakatrabaho, sa lahat ng mga nakakita, nakapanood, mga tumugon doon sa aking mga pag-PM. Maraming salamat po sa pagsusuporta sa akin at sa channel po na ito. Kung hindi ho dahil sa inyo ay hindi ho makakausad ng mga first steps itong channel natin. And konting milestone lang, no? Hindi pa naman talaga siya maituturing na milestone kasi parang sobrang konting usad pa lang. Pero para sa akin kasi parang ano na eh, parang achievement na. Ayan, nagbigay niyo na, sobrang saya ko na dito. So, as of January 16, 2021, meron na po tayong 110 subscribers. Yay! Thank you po, thank you. At meron na tayong 600 total views para sa ating tatlo pa lang na video. Hopefully po, patuloy niyong suportahan ang Cartoonels para po sa mas mga makabuluhan pa, inspirational at motivational na mga vlogs na may kinalaman sa sining at buhay. Yan, art and life with Tatay Onel. So, without further ado, tara, tayo'y magkulay na ngayon na! Ngayon kukulayan natin yung ating pinakita sa inyo last vlog ko doon sa Guardian Angel ng 2020, kung saan finiture natin doon yung angel, the Archangel Michael. So doon sa vlog na yun, pinakita natin yung pag-line art sa kanya. Sigapin natin mapakita sa inyo yung process kahit papaano. Hindi ito tutorial, ano? Parang gusto ko lang i-share sa inyo yung ano yung papaano ko siya kinukulayan sa computer. Kasi dati kasi ang medium ko, namulat ako sa Crayola lang. Sa mostly yung color pencil, yun talaga yung pinaka-medium ko. Wala akong alam sa Photoshop. So, ang nagpakilala lang sa akin ng Photoshop na to, so yung aking shoutout pala kay Ringo Bautista. Siya yung nagpakilala sa akin ng Photoshop. Tapos noon, tinry ko nang aralin siya at nanood ako ng maraming tutorial din sa YouTube. Yan. Dito lang marami kang makukuha rin sa YouTube eh. Kaya very, very useful talaga ang YouTube. Unang-una, kailangan mong mag-conceptualize or mag-isip ng idea, mag-imagine, and para alam mo kung ano yung drawing mo, di ba? Kung meron ka ng mga, kung halimbawa mahilig ka sa mga ano, sa mga animation or anime katulad ko, malamang yung parang pumapasok na idea sa isip mo kung ikaw ay artist or nagsisimulang artist pa lang or mahilig ka into drawings, siguro yung mga madalas na mga papasok sa iyo is yung mga anime character. Ayan. So thinking of ideas, 'di ba? Kasi ano to eh, parang sa buhay lang, 'di ba? So planning or dreaming, 'di ba? Kasi mahirap kasi kapag wala kang plano sa buhay, 'di ba? So
kagaya ng anong sinabi sa ano sa kung doon ka kamali sa Proverbs 16:3 na commit to the Lord whatever you do and he will establish your plan. It's all in your head. No? Lahat ng bagay nagsisimula sa isip natin. Kung walang laman yung isip natin, wala din tayong mai-execute, di ba? Kaya nga kung walang idea, walang magma-manifest na action. Di ba? So, parang ganun din sa pagdo-drawing, no? Kasi kung wala ka namang iniisip or wala kang ini-imagine or medyo mahina yung imagination mo, di ba? Parang mahirap ka rin mag-drawing, no? Shout out din sa aking anak na si Anaya, no? Very ano siya, tawag nito, very creative siya at sabi nga nila meron siyang photographic memory kasi yung mga napapanood niyang mga cartoon or animation sa TV, very intact yung kanyang photographic memory, no? Basically sa Photoshop, pwede mong i-drag and drop lang yung image or item na gusto mong i-edit doon sa loob. Or pwede mo siyang hanapin through file, di ba? Hanapin mo yung kung gagawa ka ng panibago from blank, pwede ka mag new file, new, or kapag gusto mong i-open naman yung in-scan mo na file, yun, open mo lang yung ano para hanapin mo yung folder. And then after nun, pagka nandun ka na sa, pag nailagay mo na, malinis na, no? Kung mapapansin nyo, hindi ko na transparent na siya dito kasi ginawa ko na siyang vector sa Adobe Illustrator para siguro sa ibang mga pagkakataon pwede kong ipakita yon or pwede nyong hanapin yon sa ibang dito sa YouTube kung paano ginagawa yon. No? Then pangalawa yung ano sketching. So sa pag-i-sketch naman ito na yung first step, di ba? Sabi nga nila yung first step daw yung pinaka mahirap, di ba? Walang simula na madali. Karamihan sa mga artists, I don't know if you will agree with me, na narinig ko lang din naman ito and nag-a-agree din ako dun sa narinig ko. Sabing ganun, yung pinakamahirap daw na ano or parang pinaka-challenging na makita ng isang artist is yung blank page or blank paper kasi para ka nakatingin sa ano, sa infinity, para ka nakatingin sa wala. 'Di ba? Tapos magko-conceptualize ka, mag-iisip ka ng gagawin, ng iguguhit mo doon. Diba? Parang yun yung pinaka-challenging. Kaya first talaga, ang hirap-hirap talagang gawin. Diba? Ang hirap sulatan, drawingan, makapag-guhit ng anything on a blank piece of paper. Pangatlo yung inking. Yan, yung line art. Line art para sa akin to ha. Based on my view and my perspective. So, pundasyon nung yung kinagawang pyesa or artwork. Kasi ito yung parang pinaka-backbone or pinaka-skeleton ng structure or structural, no, skeleton, no. Kung sa engineering pa, ito yung pinaka-structural. Diba? Ito yung mga frame, ito yung mga frameworks. Wow. Yan. Sa buhay naman, no, ito yung parang pinaka-pundasyon, no? Na ito yung pinaka-importante rin sa atin kasi yung kumbaga yung pinaka-pundasyon mo is maganda. No? Meron kang magandang ethics, meron kang magandang moral, meron kang magandang value, mga values mo sa buhay maganda na itinanim hopefully ng ating mga magulang. And para sa ating mga magulang o mga nagsisimulang magulang pa lang dyan, no, maganda o maigi na yun yung maipamana natin sa ating mga anak. Yung good foundation pagdating sa mga values kasi ito yung pinaka magiging backbone nila paglaki nila. No, sabi nga sa ano, kung di ko nagkakamali sa Proverbs, no, train up a child in the way he should go and when he gets old, he will not depart from it. No? Kumbaga, yung magandang itinanim mo or magandang pinundasyon mo doon sa pagkabata pa lang niya na kahit paglaki niya hindi niya 'to makakalimutan, 'di ba? 'Yun. So, line art, 'yun ang basically para sa akin. Importante 'yung line art kasi dapat diyan gumagamit ka rin ng magandang pen. No? Meron akong kita last time, 'di ba, yung mga Micron pen
siguro sa mga sa ibang pagkakataon, sikapin ko rin gumawa ng review and comparison kung makakabili ako ng ibang klase ng ano pen, kasi mostly ito kasi yung binibili ko, kaya para sa akin, no, I recommend Micron Pigma ng Sakura pen. Okay, after naman ng inking, proceed tayo sa coloring, which is the ito na yung pinaka fun part ng ano ang eksena, kasi kung saan dito nagiging mas makulay yung mundo natin, di ba? Parang sa buhay lang din, di ba? Mas nagiging makulay yung mundo natin pagkasama natin ng Diyos, no? Kapag ina-acknowledge mo siya, nire-recognize mo siya sa buhay natin, mas nagiging exciting yung ating buhay and nagiging meaningful, no? Dahil merong nagkakaroon ng sense of purpose yung buhay. Yun. So, sa Photoshop, ganun din, nabibigyan niya ng buhay yung mga flat na mga line art, no? Kung doon pa lang sa parang sa line art, parang busog ka na. Kapag nakulayan ito, mas magiging, alam mo yon, parang sold na sold ka na. Ayan. So, okay, so bilang pasasalamat po, tayo po ngayon ay magsa-shoutout sa ating mga subscribers. Bali, ito pong mga subscribers na to, ayon kay YouTube, no? Ito yung mga only users po na who made their subscriptions public. Ibig sabihin, nakikita ko sila kung sino sila. So, meron din pong mga subscribers na pinili naman na maging private, na kung saan nag-subscribe nga sila pero hindi sila mag-register or hindi sila makikita sa listahan ng aking channel. Yan. So, anyway, okay lang po yun. Naintindihan ko kayo. Kaya salamat po sa mag-subscribe. Sana po, manatili po kayo nakasubscribe. So, anyway, without further ado, ito na. Ito yung shout-out po kay Nixon Rosales. Ayan. Shout-out po kay Kuya Alvin Vlog. Thank you. Kay Reginald Parcero. Bro. Kay Ate Jana Lelis. Kay Ringo, yan. Kay Panyero, yan. Kay Ara Kanguso, yan. Yung ating mga kaibigan sa gitnang silangan. Yan. Kay Iya Mama, Sis Menchi, yan. Thank you. Kay sa aking colleague at friend na si Daisan Cruz Espera. Thank you po sa pag-subscribe. Kay Shelby Osit. Kay Kuya Louie Mananlili. Shout out din sa ating kumpare na si Tan Hernandez, kay Atan. Bro. Kay Sir Ray Kirby Boholano. Kay MS JR. Kay Miss Leia Jepilano, sorry. Kay Miss Leia Jepilano. Ayan. Kay Miss Stephanie Velaro. Kay LM. Kay Kuya Anot. Kay Kuya Arnold Abando. Thank you. Kay Randy Gaming. Kay Bro Darrell Ropeta. Kay Pakitong JR Saldana. Kay Sis Charisse May Salcedo, maraming salamat. Kay Kuya Hadrian Garing. Kay Hadrian Lemuel. Ayan. Kay Bro Dominic Nabalesca. Kay Jason Gamones. Dayan Aquino. And Soplaris Juan. Okay. Again, thank you rin po sa mga kahit naka-private, hindi ko man mabanggit yung pangalan ninyo. Salamat. Anel, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. Kung sa tingin mo po ikaw ay natuwa o na-inspired sa napanood ninyo ngayon, kindly hit like, share, subscribe, and the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video na i-upload sa mga susunod na araw, at sisigapin po natin na magkaroon ng mga makabuluhan pang vlogs na may kinalaman sa sining at buhay. Kaya naman po, mula po
dito. Ako po ngayon yung Tatay Onel. Marami pong salamat. At pagpalaan po kayo, stay safe and God first. Thank you.